Hello, good morning mga ka-FB, kapamilya at kapuso. Welcome to Florence Dalipe YouTube channel. Magluluto tayo ngayon ng special. Special sabi ko kasi first time na lulutuin ko ito. At ito ay napanood ko din sa YouTube. Kaya dun sa YouTube, marami tayong matututunan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano lulutuin ang beef. Kaya magluto tayo ngayon ng beef. Ito, tatlong slice. Bali, ito yung beef na niluluto sa onion. Kaya lang, this time, ibang style naman ang pagluto. Hindi na natin ipa-fry at lagyan din natin ng onion. Kaya lang, iba naman. So, ibang style naman ang pagluluto. Ang mga ingredients nito, may sibuyas, may kamatis. Yan, isang malaking kamatis. Bali, inislice ko siya para magiging saucy siya. Tapos, sugar. Kaya gagawin natin yung sauce niya. Papakita ko sa inyo. Bali, ang ginawa ko dito, after na na-dry na natin siya, di ba? Frozen siya. Drinay ko, nilinis ko siya ng towel para matanggal lahat ng mga, ano niya, mga moisture, yung tubig niya. Tapos, doon sa bowl kanina, naglagay ako ng cornstarch. Yan. Tapos, idinip-dip ko na lang muna siya. Pero, para titigas, hinugasan ko muna siya ng baking soda. Yan. Yung baking soda kasi, pampatigas yun. Kaya, medyo matigas siya mamaya pag iluluto ko to. Kasi, ifa-fry muna natin. Mamaya, makikita nyo yung paraan para maluto ko. Kaya, ngayon, gagawa ako ng sauce. So, andito na yung ketchup, andito na yung fairings, soy sauce, saka sugar. Mga dalawang kutsara na ketchup. Magdadagdag tayo ng tubig. So, ganito siya kadami. Ayaw kasi nila ng masyadong amis. Saka, anyway, nandyan naman yung tomato. Saka, itong fairings, yung Leia fairings, ang tawag dito ni amo ko is Worcester palang tawag dito. Yung Leia fairings, yun pala ang name ng brand. So, lagyan natin ng 10 patak. Ayan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang galing ko, ano? Hindi na ako, ano, nag-i-estimate na lang. Tapos, soy sauce, parang isang teaspoon lang. Ayan. Yun lang siya. Huwag nating damihan. Kasi ang kakain, yung mga maaarte na muko, yung nag-uopisina. Tapos, lagyan natin siya ng 2 teaspoon na sugar. Saka, ito na, magdadagdag na tayo ng tubig. So, ang gagamitin ko, ito, lagyan natin ng 2 muna. 1, 2, oh, hindi pa kasya, kaya 3. So, magdadagdag pa ako. And then, dilute. So, mix natin. Kulang pa. So, 4 na lang na kutsara na tubig. So, ganyan. Okay. Ito na yung sauce. Pwede din natin tikman. Kung gusto natin. Kasi, malalasahan natin dito yung okay na. Okay, let's start cooking. Disindi itong kwan namin, itong stove namin kasi wala na yung ignition niya. Ganun lang ito eh. So, ito, lagyan ko siya ng mantika. I-fry natin yung beef na may baking soda. Tapos, dinip-dip ko siya dun sa cornstarch para magiging matigas. Hindi naman sa matigas na matigas siya. Ngunit, malambot. Yung baking soda kasi, pampalambot din yun. Yan. So, mainit na. Prito muna natin ito. Tapos, isa-separate natin. Tingnan nyo kasi sana yung mga bagong nanonood ngayon, panoorin sa umpisa hanggang matapos para may matutunan din tayong isang recipe. Ganyan lang siya. Ang fire dapat
Tatlo. Hindi dapat nakasagad yung init. Ayan. Kasi beef ito eh. Hindi masyadong high fire. Maghanda na rin ako ng pinggan. Marinate ko pala ito ng mga 30 minutes of marination. Okay, nakahanda na yung pinggan na paglagyan mamaya kasi se-separate natin ito. Itong gagamitin ko. Kasi pag ganitong klase ng palayok, ang gagamitin natin hindi yung stainless para hindi siya magasgas. Ito plastic siyang gagamitin natin. So din na matututunan natin, nag-work tayo sa kusina, lahat ng utensils may para-paraan yan. May kung para saan siya, dapat malalaman din natin. Hi nga pala sa mga bagong subscriber ko, yung friend ko na taga sa Villa Flor, si Gumalawi. Hi friend, musta ka dyan sa, saan ka nga ba? Sa Saudi ba? Ayan. O sa Dubai. Siya yung nag-subscribe din kanina. Saka si ate, kalimutan ko kasi hindi ko na maalala. Pero andito kayo sa mga listahan ko dito sa Facebook. Saka sa YouTube. Ayan. Madali lang na po eh nito. Mga, di ba? Isang minuto, dalawang minuto. Ayan, babalik ka rin natin. After 2 minutes, ayan, pwede ko nang isa-separate at ilagay na muli dito sa pan. Ayan, o diba, both sides luto na siya. Both sides na luto na. Tapos, ang gagawin natin, ilagay natin dito sa may plato muna. Separate siya eh. Ayan. Tapos, yung hiniwa natin na isang sibuyas, itong white onion na to, so shredded siya. Ani, slice, ginawa ko. Saka yung bawang. Itong bawang, ibang pagkapan niya. So, slice naman na bawang. Okay, low fire natin siya ha, huwag malakas yung apoy. Pag maaamoy na natin yung white onion, pwede na natin ilagay yung kamatis. At yung kamatis, ang pagka-pan dito, pagka-slice niya, diba, in-slice ko siya sa mahahaba. Tapos hinati ko na naman para yung juice niya, yung patas niya, madaling lalabas. Mag-juicy siya eh. Yun ang magiging sabaw ng beef natin. Hindi ko na nilagyan ng mantika kasi madami pang mantika dito kanina. Kanina nagpreto tayo ng ito, itong beef. Ayan, naaamoy ko na yung sibuyas saka yung bawang. Kaya pwede na natin ilagay itong kamatis. Ayan, mag-i-start na magkatas. Lalabas yung na itong kamatis. Ang kamatis, pampaganda ng cookies. Yan ang kasabihan sa atin. Pero sa akin naman, ang kamatis is good for the heart. Kasi meron yung red dito na kung tawagin is omega. So, diba? Kahit kung manood tayo ng mga ang benefit ng kamatis, super ganda pala. Kasi hindi lang sa cookies, hindi lang mabitamina, yan, talagang sa puso ang tinatarget niya. Kaya kain tayo ng maraming kamatis. Tomato. Tomato, alam niyo pala, ang tomato is not vegetable. It's fruit. Kaya yung alaga ko na isa, always eat tomato. Pero yung hindi tomato na ganito, nakain niya yung bilog, round na tomato. Oh, naaamoy ko na. Maganda yung bigay ng smoke yung apoy.
kasi nyo, ilang piraso lang yung beef. Pero magiging marami yan, magiging isang pinggan yan kasi marami na itong ingredients na inilagay natin. Bale, ito na lang ang ulamin nila. Yung beef, parang yun na lang ang sahog. Diba? Baliktad ang Pilipino. Ang mga inchik na ngayon, naging Pilipino na, naging kurikot na sila. Ayan. So, smooth na siya. Yung kamatis, nakikita nyo ba na smooth na siya. Kaya pwede na natin ilagay ngayon yung sauce. Kaya itong sauce, ilagay na natin. Isunod naman natin yung beef. Yung beef kasi, naluto na siya. Kaya ito naman ang huli. Ayan, nasa na yung ano, kutsara. Tikman natin ulit yung lasa. Kasi ito yung sabaw, ito yung magiging So, parang sweet and sour siya. Ayan. Ngayon, pwede na natin idagdag itong sliced beef. Ayan. And then, cover for a while. Kukoveran natin siya for mga 1 minute. Kamo na lang. Let it cook. Para yung purpose nito, guys, para yung sauce niya mapunta doon sa beef. Ayan. Pagkagatin mo na mamaya yung beef, wow. Andun na lahat nung matitikman na natin yung lasa nung sibuyas, lasa nung tomato, yung sauce na inilagay na natin kanina. So, yun yun. May isa pa akong lulutuin. So, i-clean na natin dito. Ready for another dishes. One last dish. Yung inisting ko kanina, ito yung isa, dalawa, pati yung manok. Bale, apat na dishes ang ipapakain ko sa dalawa na tao. Yung buo-opisina. Okay, let's see guys. Kung I think it's cooked already. Yan. So, ilagay na natin dito sa plato. O, diba guys, nandito na yung sauce niya. Yun na ang nakikita sa kayong laman. So, ito na yung susunod natin. Hindi ko na pinatay kasi, ayan na. Tarang! So, ito na ang beef with Ferrens sauce. Ayan, para maiba naman tayo. Hindi na tomato ang inilagay ko, kundi Ferrens sauce. Okay, maraming salamat po sa iyong panonood. Sana may natutunan na muli kayo. At sa mga baguhan, welcome. Sana hindi kayo magsawa na manood sa aking YouTube channel. Bye!